Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang sunod na laban ni Inoue, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So alam nga po nating lahat na matapos talunin ang undisputed super bantamweight world champion Japanese monster Naoya Inoue via 6-round knockout, ang former 2-division world champion Luis Nery nitong Lunes lamang ay agad umakyat ng lona ang kanyang isa pang mandatory challenger na si undefeated top contender Sam Goodman upang opisyal na hamunin si Inoue para silang dalawa naman ang sunod na magtuos. At bagamat nga po inaasahan na lalabas na naman bilang isang heavy underdog si Goodman kapag nakatapat niya si Inoue, ay hindi din po ito natatakot sa binansagang halimaw ng Japan. At bagkos naniniwala si Goodman na siya ang buksingerong magpapatikim ng kauna-unahang talo kay Inoue. Ayon kay Goodman ay halos isang taon na umano siyang mandatory para sa titulo ni Inoue. Kaya naman napakatagal niya na umanong nag-aantay na mabigyan ng pagkakataon na makasagupa si Inoue. Kaya sobrang excited umano siyang mangyayari na ito sa lalong madaling panahon. Aminado si Goodman na isa daw talaga si Inoue sa pinakamalakas at top pound for pound fighter sa sports ng suntukan ngayon. At alam niya din umano na hindi magiging madaling hamon para sa kanya na talunin si Inoue. Paliwanag nito na napakalaking hamon daw talaga sa kanya ang talunin si Inoue. Subalit alam niya daw mismo sa kanyang sarili na kaya niyang maipatikim kay Inoue ang kauna-unahang talo nito sa kanyang buong professional boxing career. Basta ang kailangan niya daw gawin ay dapat niyang ibigay ang pinakamagaling na bersyon sa laban nila, kung saan hindi umano siya pwedeng magkamali ng kahit isang beses. At naniniwala daw talaga siya sa kanyang sarili na kaya niya itong gawin hanggang sa tuluyan niyang matalo si Inoue. Dagdag pa ni Goodman na nang dahil sa pagbagsak ni Inoue sa round 1 kontra kay Nery, ay pinatunayan lang daw nito na tao lang din talaga siya. Kaya naman hindi umano imposible na masaktan ito sa pamamagitan ng tamang timing at pagbato ng mga suntok. Ganun pa man ay inaasahan naman na magtutuos ang dalawa sa buwan ng September ngayong taon, kung saan malaki ang posibilidad na sa Japan ulit gaganapin ang kanilang mega showdown. Bagay naman na bago para kay Goodman, dahil kung sakaling sa Japan gawin ang laban, ay ito po ang kauna-unahang pagkakataon na dadayo si Goodman sa bansa ng kanyang kalaban. Sa kabilang banda naman mga idol ay patuloy nga po ang patutsadahan sa social media ng dalawang bigating fighters na sila Ryan Garcia at former Unified Welterweight World Champion Errol Spence Jr. Ito ay dahil pinagtatanggol ni Garcia ang trainer niya si Derek James Jr. nang dahil sa pambuburaot ni Spence dito. At dahil hindi nahihinto ang kanilang mga patutsadahan sa social media, kaya naman opisyal nang naghamon at nagpadala ng offer si Garcia sa kampo ni Spence para magtuo sila sa isang mega showdown na gaganapin sa buwan ng Agosto ngayong taon. Ayon kay Garcia ay binibigyan niya lamang ng 72 hours o 3 araw si Spence upang pumirma sa kontrata. Kaya naman antayin po natin kung ano ang magiging sagot ni Spence dito. As of the moment po na ginagawa natin itong video ay isang araw na ang nakakalipas magmula ng magpadala ng offer si Garcia. At sa kasalukuyan po ay wala pang nagiging sagot si Spence sa hamon. Kaya naman ibig sabihin po niyan ay may 2 araw na lamang na natitira para sa kampo ni Spence. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.